Magandang araw sa inyo, mga kabayan. Simplihan lang natin rin ang karikait. Pansit kantong gisado ni Sir Boyet. Panoorin nunin niyo hanggang dulaw. Napakasarap ni tao. Ayan, mga kabayan. Tayo nagpainit na niya ang ating magic wok. Ayan, at siyempre, tulad ng lagi kong ginagawa, parang sinisison pa rin natin ng karikityaan. Ano? Ating hinahuhuan muna ng mantikang malamig yung ano, yung mainit na wok. Yan, ready na yan. Hindi na dedicate, mga kabayan. Hindi na para mantikaan. Ayan, tapos tayo magsasangkot siya niya ang ating bawang. Ano naman yung aking lulutuin nga rin, ano, 500 grams lang na pansit kantong. Yan, sinama rin natin yung karikit na karning yaw at saka yung ano, ating sibuyas. Yan, yan naman yung aming pang-almusalaang, mga kabayan. Eh, gusto ko lang ipakita sa inyo para mga simpleng mabibilis na lutuin papagarnay at para nang sa gawin ni magawa din ninyo. Pagka okay, may mga naka-stack na mga pansit-pansit kanto na ganyan, may hindi basta nasisira. Di tulad ng mga Mickey, para na rin bihaw, ano, yun pwede nyong i-stack sa bahay. Kaya pagka kailangan nyong magluto sa almusal, lady, okay, simple laang yan. Ang ating gulay na inilok na ninyo, nabibili na rin sa lakaw. Mga magayat na gulay, hindi na para bumili nung talagang buo-buo na mga gulay na yaan at misay nasasayang lahan din sa frigidaire, misay mabubulitan mo ito yuna. Hindi na bubulitan minsan sa dami rin ng mga nilulutaw. Kaya mas mainam na gaya ng ating nabibili din minsan, mga simplihang gayat, mga gayat na. Ngayon, lalagyan natin muna ng mga isang kutsarang tuyo yaan, mga kabayan, yung ating sinasangkot siyang gulay na yaan. Yan, nakikita rin ko bayan ni halos ano, hindi ko masyadong pinabibilis ang mga video at rin na may simple laang, mabilisan laang naluto para laki na order sa mga gisaduhan at lumiang, parang papagayon laang. Siyempre, pag may tuyaw, lalagyan din natin mga isang kutsarang ano yan, oyster sauce muna, yung ating mga gulay na yan. Yun yung titingnan dahil yun eh, siyempre, dahil may mga panimpla na yan, aba, eh, dapat i-consider ninyo yan maya-maya doon sa pagtitimpla naman ng ating gagawing ano, kaldo ng ating pagpapanambutan ng ating pansit kantaon na yan. Pre, ating binantuan ng karikit na tubig para hindi nagtututaw. Eh, medyo malakas ang apoy na yung aking anong yan, kalan. Kaya mainit yung ating magic wok. Siyempre, lalagyan natin ng mga 1/4 na kutsaritang ano, dinokdok na paminta, pamintang durog. Ayan. Yung sasangkot siya hilaan ng papagayan yan. Yan yung ating apoy malakas-lakas pang hindi ho naaangang ang gulay. Kaya yan ay pag sinapaw natin mamaya sa ating pansit, ay di crunchy pa din. Crunchy. Siyempre mga kabayan, yan ay habang ginagawa natin yan, siyempre isisingin ko rin ang mga pag-shoutout. At yan na. Oh, nakita nyo naman, nilagyan natin ng karikit na bitchin. Siguro yung mga 1/8 na ano, kutsaritang bitchin yun. Kunting-kunti lang din. Dahil yung mamaya ang ating pagkakaldohan niya, ano, meron pa din. Ngayon, sasama na natin yung ating karikit na atay na yaan. Tulad na sinasabi ko, simple lahang lutaw, pang-almusalin lahang namin dinay, sa basaysay. Ayan ho, mga kabayan. Yan ho yung mga pahuli natin nilalagay yung mga atay na yan. Nang sanggad nyo, hindi yan natigas at lakaw. Pagka sa mga pansit at mga lume, pag yung atay ay makunat, ay nakaw, ay thumbs down. Yan, kaya yun yung mga pahuli nilalagay. Mauna, mauna dun sa ating ripulyo na pinakahuli nating ilalagay yan. Sinapaw na nga yung ripulyong yaon. Mga kabayan, eh, konting oras lang din sasangkot siya. At habang ginagawa ko, gusto kong batiin si kabayan na Darius ano, Pineda. Yan, siya siyang retired ano, police. Si retired Renante M. Pineda. Taga Hermosa, Bataan. Salamat ho, sir, sa inyong panunuor. At saka mga taga-Riyas sa Bataan, dyan si Hermosa. Salamat ho. At ako daw eh, number one dun. Eh, abang naman. Salamat ho, sir. Yan, natin ho nga tuloy ng ano, pag ang nakarikit di yan, siyempre hahanguin na natin yung ating mga gulay na yan, natin lalagyan lang ng karikit na ano, nang sa gayon eh, hindi nagtututaw. Ayan. Ayan na, ayos na yan mga kabayan. Yan ay ating itatabi muna, iseset aside muna, hahanguin muna natin yan. Yan yung hindi ko pinahihinangan pa eh, mga kabayan, yan. Para nang sa gayon eh, hindi to ang ano,
maglalambot iyang ating gulay dahil may carryover cooking pa huya yan eh. Habang nakalagay diyan sa mangkok na yan, ituloy ang luto niyan. Kaya hanguin natin ng hindi pa ganong kalambot para crunchy pa din ng ating mga gulay na yung mga sahog na yan. Siyempre, yung ating wok na yan, aba, ay talagang bibilisan din ang kilaw at kailangan na yan, oh. Baka malagyan din agad natin ng sabaw yan ang ating magiging kaldo. Ang ating hunggang kaldo din yan, ilalagay ko yung mga nasa isang litro lang. Yan. At yun yung saktong-sakto lang dun sa ating o baka wala pa. Parang mga tatlong tasa lang yan. Yan ho. Siyempre, ilalagyan din natin ng isang fork broad cube. Ayan. Dahil wala ho tayong pinaghalbusan ng mga buto-buto, ng babaw, yaba, hindi yan ho. Kapalite. Yan ang mga instant na broad cube. Ayan, pork broad cube. Siyempre, ilagyan din natin ulit ng toyo. Yun ho ang aking toyo nilagay na yun. Special toyo ho yun. Yung nabibilay. Hindi ho yun yung mga pangkaraniwan toyo na ating laging binibilay ng mga pangsagog sa mga ginisa. Siyempre, lalagyan din natin ng mga 2 kutsarang oyster sauce yan. Ang ating kaldong yan. Nagawa sa pork broad cube. Siyempre, ating lalagyan din yan ng mga kabayan. Yung ating paminta. Mga 1/4 kutsarita paminta pa rin ulit di yan. Ayan, oh. So, baliho yung lahat-lahat ay pati doon sa unang gula ay sa sinakutsa natin. Lahat-lahat ay mga kalahating kutsaritang paminta na yon at mga 1/4 na kutsaritang bitchen pampalinamnam diyan sa ating pansit gisado, pansit canton gisado. Siyempre at titimusan. Ayan ho, i-consider nga ninyo yung lasa dahil yung ating mga sinangkutsa mga gulay ay may lasa na yon, kaya dapat ating babalansihin, baka mapaalat siya. Pero sa aking pagkakatikim, kulang pa sa alat at para makumpleto, nilagyan pa rin natin ng mga 2 pang kutsarang toyo. Yung mamiking na toyo, kung yung nakikita nyo, natin ang inilagay. Yung 250 grams na pansit kanto na yun. Siyempre, yung sinabi ko kanina, mga 500 grams, kalahating kilo lang niyang anong yate. Pang almusal lang, misa naman ang labang misa yung nakakapamigay pa rin ng karikit sa kapitbahay. Marami din ho yun pag nalulutaw yung kalahating kilong pansit kanto na gaya. Ang maganda nga lang ho diyan, tulad ng sinabi ko, kahit kay mag-stock niyan sa bahay at yan hindi para ma-spoil o masira tulad ng mga mike, mga padalawang araw, dapat maluto na at masisira na yaong. Ayan ho, mga kabayan, tinikmang kulit ng karikit. Ay ayos na yan sa tingin ka. Yan. Isasahog na rin natin ngayon mga kabayan diyan yung ating gulay, yung pati yung sabaw na yon may lasa tulad sabi ko, yun ikasama na ho dun sa aking pagkakatimpla. Kaya saktong-saktuhan ho lasa niyan. At habang ginagawa ko yan, gusto kong batiin yung si kabayan Alan Suelto. Paki-shoutout din daw doon kay Maribic De La Rosa Suelto ng Calamba City. Salamat po sa inyong panunood din sa aking channel mga kabayan. Ayan, mga kabayan, kita nyo ba kaya? Simple lang ho yan. Aba, kaya-kaya ninyong lutuin. Kaya pag mga madali at mga bigla kayo may dumating na bisita sa bahay, may karikit kayong gulay, katalo na. Pag yan, natimplan nyo ng gait, naluto ng papagay, may maipamerinda na. O kaya pag sa bahay, sarili, pang-almusala na. Ayan na, mga kabayan, luto na yung ating pansit canton gisado ni Sir Boyet. Ko, salamat din po sa iyo kabayan Ronnie Reyes, taga Lipa. Salamat sa panunuor. Ayan na, mga kabayan. Ko, yan ay napakasarap eh kung matitikman ninyo. Hindi ko na lang kung naipakita diyan yung pagkain namin at nalubato rin aking kamerang gamit. Pero sa gayon naman. At least inakita ninyo, napanood rin yung mga kabayan ng sistema ko ng pagluluto niyang pansit canton gisado. Masarap. Simpleng-simple lang. Kaya-kaya nyo luto. Saka kita ho ninyo yan. Napaka-tender pa rin ho at maligat yung ating pansit canton. Hindi ho putol-putol. Hindi ho
mamalata. Talaga dapat ayan ay may ligat. Kaya malakas ang apoy dapat. Huwag niyong aangangay niya. Ilalagay na natin diyan sa ating lalagyan ng yaan, ng ating pansit kantong gisadong yan. Salamat din, no, kabayan Richard Soriano na taga Santa Clara sa panunood sa aking mga videos. Iyan na, mga kabayan. Si kabayan na Ferds and Lordy na sa California, salamat po sa inyong panunood sa akin, sa aking YouTube channel. Mga kabayan, kayo kumain na. Kasi kaninang umaga eh, aming inalmusal. Talaga namang panalong panalaw. Kabayan Andy Almormanse, taga Rosario, Batangas. Salamat po sa panunood. Iyan na. Kay kabayang Bongbong Tendan na kabayan. Magluto lang na magluto kabayan. Kasarap mo din magluto eh. Duda ka. Ito ko eh. Panood ko sa iyo yung live ay. Eh. Si kabayang Bongbong Tendan. Salamat kabayan. Ayan. Ayan. Pansit Canton Gisado. Ayan. Kita nyo baga. Panalo na yan. Pwede na rin. Ano? Hindi naman nakikipagpaligsahan. Di baka basta rihoy aking ano, sistema. Kabayan, ano? Joel Awo, Bilyena, namayari ng Joel Awo, Lomi House, doon sa Barangay Dalaig, Batangas City. Nakaw! Salamat sa iyo yung pagpapunlock sa aking paglalagay din ng tarpaulin ng Sarboyet. Doon ko kayo kumain sa Barangay Dalaig kay Joel Awo, Lomi House. Napakasarap po, mga kabayan. Salamat po sa pagsamin sa aking video ito ngayon, mga kabayan. Kayo po yung mag-subscribe at hit yung bell icon. Mag-comment po, pasisya na kung hindi ko ma-replyan at talaga kong ano, napakaraming comment. Salamat po, mga kabayan.